Mga kasapi dyan, and dito na naman tayo sa bagong vlog natin mga kasapi, tungkol po ito sa tarantula. Kasi meron tayong nakuhang bagong tarantula, akong tawagin ay Salmopius pulcher or Panama blande. Napakaganda mga kasapi, yan yung itsura niya pag lumaki, sobrang ganda nito. As in, isa sa pinaka gusto ko except sa versicolor kasi nilig ako sa mga makukulay at talagang mga signature. And yun nga, una sa lahat, salamat sa mga sumusuporta sa akin dyan, hindi ko kakalimutan yan, mga solid kasapi dyan, shoutout sa inyong lahat yan. And yung mga gusto magpa-shoutout sa akin next video, mag-comment lang kayo sa baba. Salamat, salamat sa suporta nyo. So ayun, balik tayo sa Salmopius pulcher natin mga kasapi. Ano meron sa tarantula na to? Sobrang ganda. Ang dali alagaan nito kasi sa totoo lang, sa lahat ng arboreal, mabilis, delikado. Pero merong mood itong Salmopius pulcher na talagang sa lahat siguro ng genus na kalahi niya, isa siya sa pinakamabait. Pero mabilis talaga siya. Most likely kung pipili ka ng gusto mo mag-advance agad from beginner, re-recommend ko itong Salmopius pulcher kung tawagin. Diyan mga kasabi, subscribe nyo nga pala Spider Channel and yung Facebook page natin, Spider Channel PH. And diyan kasi lagi tayo mag-upload ng tarantula except sa spider fighting. Kung mahilig kayo mag-spider fight, abangan nyo rin yung uploads ko kasi naglalaban din ako ng gagamba, malulupit na laban. Inaantay ko lang talaga maging okay yung COVID at magkaroon na ng labanan. Mapakataan na natin sila ng malupit na laban ng gagamba ulit. Excited na ako. So sa ngayon, hindi totoo yan. Muna tayo. Bola lang yan. Ano meron sa tarantula na Salmopius pulcher? Saan siya galing? So galing siya sa may pangalan niya na mismo, Panama Canal, baba lang ng Mexico sa gilid ng Costa Rica. So yung lugar na yun, as in, ang daming magandang tarantula doon. Ang ganda pala ng lugar na yun. So pumunta doon. Yung temperatura na meron sa tarantula na to. So sanay sila sa temperatura na alam mo na yung nasa forest, yung tropical, and yung tipong kung mataas yung temp, yung humidity, medyo balance lang. So, the best talaga na gawin dito ay mag-moist ka lang sa isang part at sa isang part dry. Kasi balance lang naman ang gusto niya eh. So, wala problema sa kanya yun. And mahilig siya sa mga matataas talaga na puno. Kaya nga yung hide niya, dapat may cork bark ka. Kagaya ng ginawa ko sa video na ito, makikita nyo. Gumawa talaga ako na parang kahoy, ang lupit, sobrang ganda. The best yung idea ko kasi wala akong kahoy na makakuha dito. So ayun mga kasapi, game, simulan na natin. Ipapakita ko sa inyo ang ginawa ko, enclosure at yung setup ng tarantula natin. Iririyaw sa natin. Yan mga kasapi, bagong lagayan natin ngayon, yung ganda ng hide nyo. So ilalagay natin dito yung pea pulcher natin o yung tinatawag na Panama blande. Ang ganda. Yan o, so sakong sakto no, yung parang kahoy na may space sa gitna. Eh, wala tayong cork bark, so ito na ginamit natin. Cross ventilation, pinakamahalaga. Ayan, baba, tas taas. And yung takip na rin nilagyan natin. So tapusin na natin yung paggagawa natin ng enclosure ng tarantula natin yung bago. And 3, 2, 1. Yung nakita nyo naman, sobrang ganda mga kasapi. So ito dito natin ilalagay yung bagong tarantula spider natin. Yan. Pea pulcher or Panama blande kung tawagin. Yan, ang ganda o. Oh. Yan, para talaga siyang hide na yung cork bark talaga mga kasapi, no? Kasi wala tayong makita. So, ito nilagay natin. So, yan yung water dish niya. Yan siyang water dish mga kasapi, ayan o. Oh. So, dinikit natin yan. Dinikit natin yan para hindi magulo yung water dish niya. And yan, so pinakamahalaga, ventilation. Baba, taas, saka mismo yung takip. Yan. So, mahalaga yung ventilation mga kasapi para hindi magka-molds yung bahay ng tarantula nyo. Kasi ang molds na bubuo, pag sobrang moisted, tapos walang hangin na pumapasok, walang ventilation, so, yun na bubuo yung mga molds. Ganda, oh. So, i-rehouse natin yung pea pulcher natin mga kasapi. So, yan. Next natin ay rehouse. A few moments later. So, okay mga kasapi, mag-rehouse na tayo. So, yung catch cup natin, ganito kalaki. So, in case lang, for emergency lang. And ito na. Sana mabait lang yung pea pulcher natin. And ito gagamitin natin yan. So, panggalan natin sa kanya yan. Paleta ng gagamba ito mga kasapi. Susunod ito din i-rehouse ko. Yan. Ang female na H maculata natin mga kasapi in order ko. Yan. Laki na nito mga kasapi, siguro mga 3 inches. Female. Ganda. I-rehouse ko ito mga kasapi.
So sa ngayon, ito muna tayo sa people chair. Kasi nang in-order ko mga kasapi, ito lang yung lagayan niya. Halos yung pangit ng lagayan niya, kawawa naman siya. Pero ngayon ko lang ito gagalawin after ilang days. Yan. So dito natin siya ililipat para mas umokay. So ang size na ito mga kasapi, 3 inches, 2.5 to 3 inches. Hop, yan. Yan, ang laki mga kasapi, female. Ganda oh, hindi ko ma-zoom eh. Yan. So subukan na natin ilipat mga kasapi. Nakakatakot mga kasapi. Ano niya bumaba? So, papababain natin sa mga kasapi. Ayan. Hop. Baba. Hop. Baba po tayo sa bagong bahay natin. Yun. Nakatakot mga kasapi. Uy. Nakatakot ang butya. Ang bilis kasi nito mga kasapi. Yan. Ang bilis to. Yung people siya. Yan. So mas makikita natin siya sa magandang view. Ang ganda. Yan. Female. So next na multi to mga kasapi. Ang ganda nito lalo. So feel at home siya dyan sa bago natin nilagay na enclosure. So yan mga kasapi, yan, na-focus natin. Ang ganda niya mga kasapi, oh. Female people chair or Panama blande kung tawagin. So 2.5 to 3 inches to mga kasapi, yan. So feel at home siya ngayon dyan sa bagong bahay niya. Ganda. So buti hindi tayo nahirapan sa pag-rehouse mga kasapi kasi ang bilis nito mga alaga na ganito. Yung mga arboreal na ganito kalaki, pag nag-bolt mga kasapi, napaka-delegado. Totoo lang. Kaya buti na lipat natin ng mabuti. So ayan no. So para malaman nyo kung female, ayan. So makikita nyo yung ventral niya. Ayan. So mas malinaw. Ayan, yung guhit sa ventral niya. Ayan. So ayan yung female sex organ ng tarantula. Ayan, no? Napakalinaw. Kitang-kita naman, di ba? Kaya kapag kayo bumibili kayo ng tarantula, sabihin natin wala siyang exob. Makikita at makikita nyo talaga kung female o male yung binibili nyo. Ganda. So next time tuturuan ko kayo ng gayet ng diskarte kung paano malaman yung tarantula kung female. Kahit maliit pa lang, kahit walang exob. Yan. So ito, kasing laki rin din yata sila nito mga kasapi. Ito, i-rehouse din natin sa susunod. Napakabilis. Napakabilis na ano. Huh? Yung H makulata natin. Ay, magpakita ng camera na ito. Huwag nga. Ayoko na, may stress to mga kasapi. Pero ayan, yan siya, yan siya. Natempuan natin. Yan siya. Ayan din yun. Nakikita nyo? Ayan. Yan yung guhit. Yan o. Yung parang ano niya. Sa... Ayan o. Sa E4 kung tawagin. Yan parang may guhit siya dyan. Ay, umbok. Kumbaga. May mga female. So, tatanggalin natin tong lot na itong mga kasapi. Ano yung ipis na yan. Kasi pasaway yun. Nakain niya na yung dalawa dyan. So yung isa na iwan, hindi ko makuha-kuha. So tatanggalin natin yan. Wala pa tayong tweezer mga kasapi. Ito lang ginagamit ko. Ginagawa akong chapstick. Oo. Oh, ganito mag-chapstick. Ginagawa akong chapstick yung anything na kukunin natin. And ayan o. Oh, yung water dish na ito mga kasapi, lalagyan natin yan. Sakto-sakto kalaki lang yung water dish niyan. So game. Ipapahingan na natin to para makapag-adapt siya ng mga 2 days yung sa bagong bahay niya at papakainin natin siya. Next update feeding video nito papakita ko sa inyo.